Hello guys, good morning. Bali ngayong araw, dahil wala tayong rides, naisipan ko na lang na gamitin itong nabili kong bagong produkto sa market. Ito yung parang ang effect nito parang BS1 din. So pangpa-kintab siya ng ating motor. So pwede sa helmet, sa sapatos, sa jacket. Ito nga pala guys ay nabili ko doon sa motorsiklo eksklusibo nung 10th year anniversary nila doon sa Santa Cruz, Manila. Bali doon idinemo to sa helmet. Ano siya guys, hindi siya hydrophobic. Ibig sabihin, yung parang hindi siya water repellent, pero yung tubig kahit papaano pagka tumama dito, nag-i-slide lang siya. Nag-slide lang siya, hindi siya nakaka-penetrate kaagad o kumakapit dun sa ating fairings o kaya dun sa ating mga windshield at saka sa visor ng ating helmet. So, yun ang isi-share ko sa inyo. Pakita ko sa inyo kung ano yung effect nito dun sa motor ko. Bago ko siya ginamit at saka pakatapos ko siyang ginamit ko ano yung itsura. So, panoorin nyo guys. Ayan guys, ito yung tsura ng motor natin bago natin ipakarwas. Ayan. Ayan, may mga dumi-dumi pa. So, pakarwas muna natin siya. Ayan guys, tsura niya pagkatapos natin malimba ng mapakarwas, no? So, tingnan natin mamaya kung ano magiging iba niya kung malagyan natin siya ng top coat. Ito naman guys yung ating engine cover. Bali ito ang tsura niya bago natin lagyan ng top coat. Ano? Ayan. So mamaya tingnan natin kung ano yung kaibahan. So lagyan muna natin itong kabila. It's designed for painted surfaces, colored plastics, leathers, vinyl, dashboards, side of the tire, leather bags, leather shoes, helmets, motorcycle fairings, and car body.
Again, top coat is designed to leave that special layer of protection on the surface as well as leave a glossy finish. The sliding effect is just a plus. It's not meant as a hydrophobic spray. So, yun nga guys. Yung nakita niyo na kung ano yung effect ng top coat dun sa ating mga sa ating motor, dun sa fairing, sa actually ginamit ko rin siya dun sa mga yung sa shock natin, dun sa swing arm, dun sa ating rim, dun, ginamit ko rin siya dun, guys. Okay din naman siya. Maganda siya. So ayan, bali produkto to siya ng Overdose Moto Product. Yan. Pero ito, ang nabilhan ko nito doon sa Moto Eclusivo ay yung Moto Forma. Legit ano naman sila, legit distributor. So, ilagay ko na lang sa link sa description sa baba kung saan kayo pwede makakuha nito. Tsaka yung mga contact numbers nila. So, patingnan nyo na lang. So, bago tayo matapos, bali, may nagpapa-shoutout sa atin ng mga subscribers. So, i-shoutout muna natin. To guys, si John Lucin. Shoutout kay John Lucin, kay Rani Baltasar, at saka kay Close Combat. Ayan. So, shoutout po sa inyo. Shoutout din kay Mark Jerome Dulce Palmero. So, guys, bali, doon sa mga bago pa lang na nakapanood ng video ko o dito sa channel ko, so subscribe na po kayo, like nyo yung video, mag-iwan din kayo ng comment. Comment kayo dito sa video na ginawa ko kung ano yung masasabi nyo tungkol sa produkto na to. Ito, yung top coat. Actually, marami pa tong kulang. Kung napapansin nyo, wala siya yung mga DTI permit, kung paano siya ginawa, ano yung mga composition niya, saan siya pwedeng i-apply, hindi pa to kompleto actually, kaya marami pa tong improvement na mangyayari dito. So hopefully guys, bantayan natin. Actually wala pa to talaga sa ano, sa market, hindi pa to minamas produce, kumbaga maliliit pa lang na production ginagawa dito. So marami pa tong improvement guys. Yun lang ang masasabi ko dito. Ha? So, salamat po sa inyo sa panonood.